Ini ang Roma kapitulo 12, versikulo 1, in which I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that He present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse number 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may be proved what is the good and acceptable and perfect will of God. Wato pa, ako lang mo yo, I beseech you, brethren, for brethren. Iba, malay yun niya. Ako, ang upan na naisa, nawa lagi, buta, nilinig, tagumisita. Rulay, may iso. Siya nga, ako nagkahangyo kininyo, mga iso, inaagi sa kaluhi sa Diyos, nga kamo, magpadayag sa inyong lawas, nga inyong ihalad ang inyong lawas, manangat, nga inyong ipadayag ang inyong lawas, ingon na buhi ng sakripisyo, balaan o acceptable, nga kinilagisun, iantugan, ingon din ang isun, nga halang punon, ginadawat, nga tusgino, diin maukini ang inyong makatarungan o nga pagpangalagad. Versikulo 2, and be not conformed to this world, ano siya, o kayaw, pagpakiguyo na ini nga kaliputan, apan ipabako ang inyong mga huna-huna, magto sa, ang ipabako sa kanunay, ang inyong mga huna-huna, aron na kamo, makapanghimatuon, o makapanghimatuon, o masayon unsa ang maayo, o acceptable, kaya kita mag-exure unsa ang maayo o unsa po ang kanang himpit na kabubuton sa Diyos. Muna ang isun, ikilita na sa'yo mag-exure sa himpit na kabubuton sa Diyos o dili na ito, ihatag na ito kagaling mo ng Diyos Ginoo. No? So, dito pa sa mga pag-ampo. Ang mahalang mong alagin nun, ikaw ang mabihan niyo na maghatag ka ng ganang o Ginoo sa insaktong pagsabot. O akong pangayon ka ni Mulungan na imong ikapadala ang ako Ginoo mga kaisunan na karoon basin kung ana sila karoon Ginoo sa sitwasyon na naipiktuhan sa sinipresyon ng Diyos sa kalimutan may kalabutan sa paghandong guro sa imong pagkatao. Huwag ako nag-ampo ka niyong amahan na hindi mapabagan ang amo ginoong mga kaigsuunan sa pagluhol ka niyo ay masayag ka niyo Diyos na mas labaw pa niyo sa bisan-unsang kasaulugan ng inyong kalimutan ang pagtuman sa imong kabubuton. Salamat amahan ka na mong ania karoon na nagkatigo huwag itugot nga katong wala karoon din niyo makaapa sila lulog sa mong pagsugod inyong diskasyon sa imong pulo magkaroon lulugan ang mga usahan. Kinintanan ang mong itugyan ni Salim na nagaling mo Diyos sa gala ng Kristusus ang mong maluluwas o din mo. Amen. Amen. Okay. So, dinin mo isun sa ato, ang ato karong uluhan sa ato, ang ato karong tima mo isun sa ato pagkakon inipulong sa Ginoo. Ato ni hintagan sa uluhan of the entry point of life. Ang pinaka-entry, ang kapitong pinaka- kung imong lang tao ng iso, talagitan mo, ato ka sa usaka dapit, di ba? O ipotan ko, ato ka sa Amerikano, talagitan sa virus. Ang pinaka-pwente mo ng iso, unang yun, dito ang gagawin sa puntahan mo. Siyempre, puntahan sa ato yung kalalak mo, takat ka sa laing agyanan. Ingon, gagawatan. So, ang imong yung iso na pinaka-diritsuhon, sunod ka sa puntahan, kung ang imong mga iso panunan, ang imong tuyo. Dito ka panulong sa imo hagong tuyo. Sa may imong paliton sa virus. Bakit? O malay pinakailado kay kamakon. Pag-aki na mo, may isang panulong sa kuan, panulong sa syudad, kaya na aming ipalit dito. So, ang akong nakita, ang isuon na ang virus, galing niya ang mga tao. O, galing niya panulong sa puntahan. So, muna yung mga isuon nga, ang ato po garoon ng patulunan, atong ipahiong mga isuon sa pinakamahinundanong punto diya sa pinamuhi sa tao. Kung sa maraming point sa ato, hindi na bumi. Kung naging mga isuon,
ang entrance mao kini atong mata ug atong dalungan. No? Ug ang pinaka sentro magsuntuyo sa unsay mosulod ni nato mao kini ang atong kasing-kasing. Kasing-kasing diretso sa mga mo na kung mag-born ito ka, panalitan sa may toyo ni mo, pag-antuli mo sa supermarket, kung sa may toyo, pinitso ka ito kung mag-inis na nila ang palitunod. Sa samang kahit ka mo mga iso, ang atong diniinig ka ng butala ng atong ipuyan, na ito nga ka ilibinto din mo iso, na ito nga lang ka ilibinto din sa kalibutan. Amen, may mga tayo ang Injil. No? Naalay nga ka ilibinto sa kalibutan na nag-inog ang Espiritu sa Diyos o ang Espiritu sa Yawa. Huwag ang pinakasintro ni ini mga isuon, maugyo ang atong, ang entrance atong hinaboy, ang atong mata, ang atong dalunggan, o kinatong baba ang isuon, di na ba yan ang maupuni ang kinigitang exit. Maupuni ang exit point mga isuon, hindi atong baba, kung ang mga putangan din matalong nakasunod sa atong mata o sa atong dalunggan dayon milihok sa atong munahuna o nanaog sa atong kasing-kasing. No? So, kita mga anak sa Diyos, makasalamatong tagdako kay kita magsuri na lang yung nayamayano na masudlan pa o dili daot at katapang dili na yung nayano ang atong munahuna o atong kasing-kasing masudlan sa mga dilig daw sa dilig maayong espiritu. Ano nga kinaalaman tayo pagsabog ng Isuon nga itsay atong dawaton, itsay atong isalikway. Now, dili nga Isuon sa ato akarong nga ibasa, ingo dili, ako nagamuyo, ako nagahangyo ka ninyo mga Isuon, pinaagi sa kalawoy sa Diyos patung pa sa Roma kapitulo 12, versikulo 1, na pinaagi sa kalawoy sa Diyos na kamo, inyong inhalad ang inyong lawas, inyong nabuhi ng sakrabisyo. Balaan o hinangpunod sa Diyos na mao ang inyong makatarungan ng pagsimba. So, buti pa sa mong iksuon na kini atong pagsimba, usap kini kabutangan, grabe ka importante sa Diyos. Grabe, maritsun mo yung makita na hilabihan yun ka, bililugon sa Ginoo atong pagsimba. Kani ko atong pagsimba ng Isuon, labaw pa niyo bili sa Bulawan. Labaw pa niyo bili sa kwarta. Ang Diyos ng Isuon na gini mo, wala ang kinahanglan daya sa atong kwarta. Kaya ang Diyos ng Isuon mo itag-es kwarta. No? Kaya ginawa mo, hindi lang nila naman yung kwarta. Kani yung kwarta, ng Isuon, hindi lang kayong pagsimba sa Ginoo. Kani ito mga, kung nag-isip ka o bahala yung kalimutan, kinsa itag-iyan ng Isuon sa ambot o kung sa kadangko mga isuon ng mga batong bulawan ilalong sa yuta. Mga bato-bato na bulawan isuon sa ilalong sa yuta. Diyos ang nagyana. Di ba? Kasi nagbuhat ng isuon sa impiro ng buong kalimutan. Ang Diyos. Wala po mata na. Pero ang Diyos, nakinahanglan ba sa ato ang nakinahanglan ba sa ato kwarta? Kasi kung wala ng tubang, wala. Huwag ito inundan mga isuon na ang kaluwasan ng ibabay ng kwarta. Ngayon naman po, ang kwarta din man magkatabang ano na dikta ng impirno. Kaya ang kwarta ng Diyos, ang bati ng kalimutan na wala na kinahanglan ng Diyos anak, kaya nga naman, sikat yun. So, sa may higit ng Diyos sa punong sa Ginoo, kung sa'y pinaka-importante sa Ginoo ng Diyos, ang atong makatarungan ng pagsimba, mao ay importante kaysa Ginoo, ang atong makatarungan ng pagsimba. Now, karoon din ng Diyos, ingon din may isoon, ang usa ka reasonable service, usa ka bilinuhon nga lakas sa pagpangalagar, makita lang ito ang isoon, isoon din na sa versikulo 2, matod pa ni Greg, Roma kapitulo 12, versikulo 2, ingon sa be not conformed to this world, usa ko lang, kung ayaw pa mo, pagpahiuyon ining kalimutan na, but be transformed by the renewing of your mind, apan ipabako ang iyong nauna, i-transform. Kaya ng punong mga isong nag-transform, ang hulakway sa itong pangunaaw na nagwapata ba kadawat sa Ginoo, lahi na nang dahil mo natang anak sa Diyos. Muna yung inong sabi ng isong, but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Kundi pa sa mga isong, na ay isipan dili ng mga utang. Una,
ingon siya magsuon nga ayaw pagpalikoyon sa kalibutan. No? So kini kalibutan nga igsuon nga pagpalikoyan karon dili ni mao ang ato tinuod nga pinuy-anan. Kini kalibutan na di gabi o sumay nga rakit ng gabi o sumay. Grabe yung igsuon ngayon. Pag abot sa alas, ako kayo pag anong gabi, igsuon, manaw panihapon, dito ko katulog, tulog ko, ano yung ipapag ito, nagsigit pa ko, nagkuhan pa ko mga iso ko, nagtuon pa ko, ganyan, nagkuhan pa ganit ko, naglayan pa din ko tuloy, nagwali ko, eh, doon naman lang ito eh, higala ko na ko, pastor, kauban nga na ko, una ko, na ko, nangtana ko, sir ako, nasa pangtana mo ko, dito ba gagabi, naglayan ko, katulog siguro ko mo ato, saka monitor mo ato. So, humat ato ay soon, nagbasa ko sa Bible, niya, namalandong ko sa pulong sa Ginoo. Taon-taon ato may soon, pulo. Pagka alas 12, kikiblihan na kumintana, kiti. Di mo po ka na mag-earphone ko. Di mo nagitantang na mag-earphone niya. Amo na kiblihan niya, na may muskip. Aming doon, kitulog yung hangin ng hangin. Ito ka gigas gawas, Kristo nga iba. Di ko na magkalitong hayap. 15 man alas lusin na dito. Mora to, 15 na lang. Kapabuto, umayong mga silingan, diri. O niya, mato mga isang minumata ko. Magmata na ko, pagkaraganan na siya ako sa kanapina. Ah, kanta, bakit nagka. Nagkabalik ko ang pingo. Wala, kanta nga. Na pagka, pagkisuon. Pagka alas 3, imata na po, ginanalog ko tubig. Ang siya ako, yun. Ang pagdiwag sa mga karo, nabuntakan ka, sige mo rin siya o. Pero tinagahan ng ikanta, nagahudya ka sa kalipay, tawad kay. Natawa lang ginaw ang Ginoo, matod pa nila. Pero mo rin may soon ba? Kung atong tanawan ang kalibutan may soon, bangot ang mato nga, nga mo na nalipay mo mo kay ng December 25. Ang ilang katubag kay nasa, natawa na ang atong manuluwas. O, di ba? Pero ang imong pangutanan, ganun, kung nakawa na ang naluwas ang aming pangutanan nyo, kumus naman, nasigurado na bag sa kaluwasan. Kung nakawa na ang naluwas, ang importante pangutanan, nagdapat na ba nyo, nasigurado na ba nyo, naampo na ba nyo, ang kasiguruhan sa kaluwasan. Habi niyo, Iso, natubaga na, bisa ko sulay kong pangutanan, wah, sila kasiguro. Sa kaluwasan, wa kanila maangko ng kaluwasan, pero maghibulong ka. Ngayon, magkudya ka silang maayo, nalipay silang maayo, kaya ang manuluwas na tao na. Pero sila mag-isun, wa akin magkasigurado sa kaluwasan. Ngayon, kinsa man mag-isun ang tinuod nga nagkalipay, ikaw ako na. Kita, di ba? Usay po, mag-isun, matakdan ko ka ba? Ini ka, December 25, wala ang natumumati ko, bro. Grabe po, ang siboy ng bagay na awa. Oh? Pero kung ino kong ma-feel nga, doon ay kita ako different spirit na nag-move sa December 25, pero ma-impress po ka tayo na, yun, yung tao ko yung mo, disimpir na kayo. Yun, kabantay ko na. Habi niyo yung mag-isuron. Ang tinawag ka lang nga mao nga matang sa pagkati, kadato ang nagkagawad sa kaluwasan, pakita ko ang pagkati yung kanaan ka sa pagkati. Hindi kayo December 25 lang. Muli na kalahit na ito magsuon. Na kita magsuon, kinaanglan, malipayan ta, diya sa Ginoo, kinasayan ta, makita, kasigurado sa kaluwasan, o talang panahon, talang tuklo sa itong ginagawa magsuon, si Kristo buhi, o kanon ay magsuon na nagsaplay, nagsadakay na ito. Muli yung siya na magsuon. And be not transformed, isa ang doon, ah, isa nga, and be not conformed to this world. Dito ang higuyo nila. Na ini pa lang sa disimpir na isuon at upang gani mga matay tungod sa kalipay kasi iinom pwede na bubuga sa kaysa motor kasi ito padagan baka kung sa una nabalunahan malito ino ang baka ko mixon di ba ini mga kwana di ba na kung wala ka nini sa ato sa ubang mga lugar di ba dahil nagun na matay tungke na distrasya sa sakit ng tungod sa kahubok una ka tinig ana hindi na nato maparam so ino siya din yung isuon sa ato mabasa nga ayaw kamu pagpahukiron sa kalibutan apat ipapakaw
ang inyong mga panghuna-huna aron lang kamo masayod unsa ang maayo ug ginampon sa Dios nga mao ang iyang hingpit nga kamugutan. So mo dinhi mag-igsoon ato ang katungdanan. Ato makita diri nga igsoon nga ang atong huna-huna kanunay bag-o. Kanunay nga bag-o diha sa tubangan sa Dios. So dito ta karon igsoon sa Kolosas, no? Sa Kolosas kapitulo 2 mag-igsoon sa ato. Kami ko papasampi. Kolosas kapitulo 2 versikulo 6 ug versikulo 7. Kolosas 2 6 ug 7. Eh. So kita kami kaniling musimpa na ganito ka. So dapat kabao kita mamuni to Biblia ha. So kamalutan mo kay sa Biblia. Matuon ka na niya ato nga po sa ginawing soon nga maapod ka Biblia kini. So kay si July ano ito masawa ka kay Bible kwa July wala o si magkita sa Bible ha okay sige isa may nakakita niya kini Kolosas kapitulo 2 versikulo 6 o versikulo 7 kami mo nang mabasa kita niya mo mo si Juan, si Pete, kita ni Pete. Ah, si, sige. Si Juan, Brother Yo. Sa ano ba? Ah, si Simpo, lang din si Simpo, no? Sige, si Brother Yo, no, okay? Masa, Brad? Tindo, Brad? O sa mga ino, nag-ginawat ninyo si Cristo, Jesus, o ino, sa inyong niyana, na nag-gawin, personal city ba? Kaya kipagamot kung itong kundiyan kaniya ang pinapalipon sa inyong pagtuo sa inyong sa tutundo kanindi magandagaya o sa pasalamat. Amen! Salamat ka! Ingo pa niya, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, matod pa rin, ingon na kamo nakadawat kang Kristo Jesus na Ginoo. Ingon na rin, sumuki in Him. Matod pa niya, busa maglakaw kamo diha kaniya. So, naagay ako mabasa na, so, no, litra po litra no, mabasa no, nga kita ko no, ingon na kita ko no, nakadawat, buti pa sa buta, niya risan na ni kita nga nakadawat, kita ba ng mga nakaangkong kaluwasan. So, kung yun ang nadawat si Kristo, pero ang kamutan na din, nakadawat mo ka kay Kristo. Kasi kung dahil wala pagkadawat pa, so muna nga, at kung wala pagkadawat kay Kristo, kamutan mo ang din mo yung kaugaling, nadawat mo lang si Kristo. Kung sabi pa, hindi nga kung didawat si Kristo. Okay? Imong susi, ang pangutanon, kung kaya kung mag-isog ka tubag anak, na huwag mo na ipangutan na, hindi kamutan na sa kuya. Kasi paagi sa pagdawat, parang nga makaangkong ko, makaangkong ko ni Kristo. Ingo sa versikulo 7, rooted and built up in Him, and established in the faith as He have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ingo pa niya, ingo na ipagamot, o natuko diha kaniya, o ginalikon diha sa pagtuo, ingo na kita usap natudluan, nga madagayaon diha, uban ang mga pagpasalamat. So, wala gisugin, gini, kung ato tagsaon, isoon, kanang pulong magsun rutin. Buti pa sagot, nakagamot. Ang pangutan na magsun, sa iyong pagtuo sa Diyos, nagamot ba iyong pagtuo? Kaya na magali, kung ano ba 2023 na pasunod ng linggo? Sa ato pa sa bilabay nga, pangutuin sa ato pagkakalamit sa Ginoo, pangutan ko niyong iyong pagkakalamit. Nagamot ba ang akong pagtuo? Mga ni pinakitong sabi. Mali ang putang ni Gidwa Iso na kami ang pangtana. Nagamot ba ako pagtuo? Pero, importante kayo ang Iso na masakta na ito. Ang kinili ito pagtuo, di kinahanglan hindi na palingkon. Kaya kung dili malingkon lang ito pagtuo ang Iso, yun, matawag na ito nga dako tayong distraction sa atong kinabuhi kung malungkat ang atong pagtuo, kung mapukan ang atong pagtuo, kung mapukan ka,
sa imong gusto ato ginabuhi, nako kanang distraction. Mo ni karon mga isuon ang atong isbutan. Nga kita mga anak sa Dios dili nagyunta ang impierno. Pero mahimo ang distraction maabot sa atong ginabuhi. Physically. Oh, spiritually may isuon na sa gihapon ang epekto. Pero ang epekto ini may isuon dili pa impierno. Pero dito may isuon sa atubangan sa Ginoo. Ang epekto kung dili ka tunapukan tas pagtuo mo lang yung napuno sa Diyos, dili ka makabaton o gitawag og eternal inheritance. Makalikay ang tunuhon ka sa impyerno, dili ka ka mo impyerno, kaya okay, isugi sa Ginoo, na atong dawaton si Kristo na ito manuluwas o Ginoo. Sa diyan na dawaton na ito si Kristo na ito manuluwas o Ginoo, gigasip ka sa patulunan ni Kristo, na kinahatian ko ng atong paligunan at itong pagtuo. Ngayon ba itong paligunan? Kung ipasabot nga ang mga oposisyon ng isun na ay upunin. Na ay upunin sa pagtuo. O niya, nabiruan ka pala upunin na ito may isun sa ato ang pagtuo. Unang-una, pamilya na yun. O pamilya. Ano yung itong pamilya na isun? Mga nyo siya, unang mo tayo sa inyong pagtuo. Ah, doon ay mga tao may suon na siya magkaanak ko ba nga? Magsulti ko ba nga? Ito ko ba ang mga Kristohano na una na kayo sa pagkakalagad sa Ginoo? O niya, pag mga may suon, nainahan ang mga suon na relative nga mahimong Kristohano. Katulong karaan ng mga Kristohano o lagi na relative na kaoban sa pamilya, mao man ang isulong gamiton kung na ay ubol ang pagtuo at tubag upang na himong Kristohan. Dahil na yung nga nagyan, mahita ko, na mula na sa kabakong Kristohan, may rin na, ah, una may tawaran, una ka ni siya na Kristohan na ako, sabi ako, sa'y mama, o sa'y iksuon. Mga ah, ni una na Kristohan, pero man nga, mga may magkuhan, mga man yun ay mag-discourage. Di ba? Kaya mga panahon, isuot asawa, bana. Ang bana, dilit pa itawon kayo. Wapag yung kasabot kayo, nagtulog ini. Kaluwasan, yung asawa. Kailahan ng Kristohanon. Kung sa'yo, kung panahon nga, ang asawa, mo'y ulahin ng Kristohanon. Ang bana, mo'y ulan ng Kristohanon. Pagka-Kristohanon sa asawa, ang bana, mo'y tintan sa o ay musulay sa pag-asawa na ang asawa mapukan sa pagtuo. Vice versa, di pa ang bahala mo lagi, ang asawa mo'y una, kunya ang tintasyon sa bagong na Kristohan, ang iyong asawa na una, huwag ka nga nagpailan na Kristohan. Mga itsuon mo, ay hinun naman ito, hindi tanan na nag-angkol ng Kristohan, tinuon niyong Kristohan. Kaya ang tinuon ng Kristohan, mga itsuon, makita ito sa binuangan. Oh. Ingon pa magsuon sa okay, doon lang murag wala pag ito nag-discuss kay Mayo ano yung magsuon magkay na pa mga ni magkwad di ato lang lang kita no o bitaw ni magkwad tas bayo lang kita ang magsuon o magkigin ako ako ng Biblia ba na ato pa magsuon sa pagsigurado sa usa ka tinuod ng Kristohano kay na ako lagi bilik tinuod ng Kristohano o mauling kuya kung sa ato pamilya dahil hindi tinuod ng Kristohano ng Kristohano ng Kristohano na niya. Pero kung saan ko lang itong pagsunta sa usang katinuod ng Kristohano, sa usang katinuod ng anak sa Diyos. Ikatlong Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 19. Matupad rin kayo sa nevertheless, tanawa niyo sa inyo mga Bible, kung sa Bisaya ko, makuha po nila ito, ikatlong rin kayo sa ang tinuod ng Kristohano, ingon ani ang pagsusi kung unsa siya katinuod. Matod pa sa 2 Timoteo 2:19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Kung saan wala itong pag-ilang, magsusun, ito din si Apostol Pablo, sumala sa diya sa balang Espiritu Santo. Ingon niya, hinoon, ang usa ka sukaranan sa Diyos nagatindog na siguro. Ang katukuranan sa Diyos kuno nagatindog na siguro.
nga nagadala ni ining maunsilyo ang Dios na sayon sa mga nakaila sa mga iya o tukote nga ang matag-usa nga nagangalan sa ngalan ni Kristo. Kanang nagangalan sa ngalan ni Kristo, buti pasabot nga muingon na Kristuhanon. Ingon din ang Son, and let everyone that meaneth the name of Christ nga nagangalan sa ngalan ni Kristo, kung sa kuno, depart, mupalayo, depart from iniquity. Mupalayo sa daotan. Mula ang nagsuon nga, sa imong pagtuo des Ginoo, sa imong pagkakamtan ng Kristo nga imong manunuwa sa imo, titipid nga dako nga grasya sa imong kinabuhi kun diha sa sulod sa imong pamilya. Dili magagikan ang pagtaykog sa imong pagtuo. Kung panaglitan mo yung son, kung panaglitan, hello, hello, kung panaglitan ba, ikanin, kung sa iyong pamilya, sa iyong pagkakaroon ni Kristo, walay bakit sa iyong pamilya kung tayo sa iyong pagtuo, grabe kagulahan ni Diyos. Talagsan niya ng anak, eh, ingon si Kristo may suon, nga ang naguna nga kaaway, ang naguna nga suon nga problema nga suon si Kristo ang pinabuhi, nagsumikan ka mga suon ang mga paninintan niya sa sunod sa balay. Wala niyo sila, ang inyong kaaway, ang nakata sa sunod sa inyong panimalay. Ano man? Kaya, labi na o dili mo pareha. Dili mo pareha ang pagtuo. Dili mo pareha ang pagsigot sa pagtuturan. O. So, tungunan na ang katarungan mga isol, si Apostol Pablo nagpasidaan sa mga Kristuhan sa kining sa Kulusas. Mubalik na dito. No, sa Kulusas, iyang ipasidanan ang mga Kristuhanon. Ingon siya sa versikulo 6, ingon na kamo nakadawat kang Kristo, Jesus, nga Ginoo, busa maglakaw kamo niya niya. So, ato ni Paikson nga gisputan kay labi na sa mga bako nga misunod sa tubig sa baobismo. No? Salamat kay sa nilabay ng Domingo nga once at on Thanksgiving. Kaninian mo na kita kanilin to baptism, no? Kasi salamat sa pagpaday ni Ma'am kining Injil o sa iyang anak si Brian. And ako si Juan, kaninian July, no? Ilan ba ito si kakamungo kung ibaptay sa itong Domingo? Ha? Upat na ba? Oh, Sister Pini, eh. Ah, Sister Pini, lukay na ni. Sige na ni ka, Sipa Sister Pini. Nasapta na din niya ang kanini ang patulunan sa Ginoo sa kaluwasan, no? So, salamat kayo sa higayon nga mihantag ka sa Ginoo sa iyong kaugalingon, no? Pero, magkaingon ka mga isuon ba na sa diya na iyong ginawat si Kristo Jesus, kundi ang sunod ka sa iyang mabatoy unang lakang, so, grabe niyo magsuon, nagsimba na magiging sila po, no? Mabinzi, nagsimba na siya, ayaw siya nag-decide na kung nasabta na niya. Pero ang advice ko sa Ginoo, nato ng mga anak sa Diyos, ito siya, rooted and built up in Him. Pag inoon, ini yung una mo na ito, yung mag-isun ka lang kita, rooted, ipagamot. Atong ipatidlo mo isun ang gamot sa atong pagtuo. Kaya kung ang atong pagtuo din ipag, magapagamot, pag-abot sa pagsulay, masubutan ko siya. Musubutan sa dili na iksyon, makulungin ang pagsunay na ito. Kaya parati na gina, magsuon sa atong kinabuhi ang pagsunay. Napagunta na, Pastor, nanong sunay yan magigta? So, ako mo na istorya para nga masukod ang kalimun sa iyong pagtuo. Pero ang tinuod may iksyon mo ni, nanong makot pa na ito ang pagsunay. Kaya gusto mo mo sa kinabuhi may iksyon na panalangin ang ta. Hindi ba kung panalangin may iksyon sa kaluwasan, dili ka na ihatag sa Ginoo nga wa kay ibuhat. Mabot gini mo ang pagsugay. Tuwan ako may suon, kasi nag-isulti si Kristo. Okay? Ato ta may suon sa Mateo, Kapitulo 5.
Oh. Mateo kapitulo 5 kunya sugod pa sa bersikulo. Bersikulo 11 lang ta. Wala naman siguro mo anino. Bersikulo 11 yung 3. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Oh? Ano yung isulat niyo? Sakit-sakit ka mag-ini nga. Sakit-sakit ginagisul sa side na to. Kaya natural bitaw na to, baya ang isulat, no? Malipay ka baya ka naikon. Di ba? Malipay ka na tao naikon. Pero ganito yung isulat po. Unsa ko lang ka nag-isulat sa versikulo 11, oh? He shall blessed are ye when men shall revile you. Kanang revile you, may isulat po sa pagka na bugal-bugalan ka, panamastabasan ka, ha? Biay-biayon ka. Mga iso, kanang panamastabas ang istorya, kanang biay-biay, kanang tinuto ang binuha ang istorya, iba tayo na lang, gawa ka na. Diba? Kanang nag-ignore ka nga, ignore ito ang pag-istorya nga, grabe ba'y, maglantaw ko ni mo ba'y, magkabating ang imong gawa, murang magkagaw sa rumirikistas. Ano mo ka ba? Muting ka yung mundong gano'y. Bugal-bugal na yun. Yan, saan? Sampagay? Di ba? Di ba? Kaya, di ba? Wala yung pati, ano? Basta bugal-bugal na yun. Makaanan ka. Saan? Sampagay? Bugal-bugal na yun ka? Diba ito ni Axel na yung suon, pag naagal yung manamastawa sa tusunti, masuko kita yung tabi ng mundong gano'y. Iyong tiyo, blessed are ye. Gako na, bulahan ka po sa lihat ang mga tao magpanamastawas ka ninyo o magalotos ka ninyo o magasulti sa kanang matang sa kadaotan. Tungon o kalan ka na po. Magputang-putang kung isto niya ang daotan tungon o kalan ko ng Kristo. Pero yun si Kristo sa versikulo 12. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Tanaw na, ingon niyo, apan pagmalipayon ka mo, o mag-isa, sa pagkalipay, o diya sa hilabihan na pagmaya, hilabihan na pagmaya. Muna'y nakalahit, ang sabutan ko kanila mga isuon, mga renewing, kaya do not conform to this world, but be transformed of your, by the renewing of your mind. Kaya kita ay mga Kristohano, sa panahon na kita bugal-bugalan, sa panahon na kita gaibiayon, sa panahon na kita panamastawasan o sulti, sa ubang mga tao, kita may suwala kong reaksyon. Hindi na ito ang doon. Sakit ba na yung mga tiyo? Pero kung suwala, kasakit nga kung itugnan tuwag sa Ginoo, ingon ang pulong sa Diyos, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Great reward in heaven. Wala mga Kristohano, ikaw mga Kristohano, na makakataon ka ini, dili po na ikahibulong sa iyong kinabuhi, na sa diyan na panahon na malayo ka o wampo ka sa Ginoo, lahi ang iyong kinabuhan, lahi ang response sa Ginoo sa iyong pag-ampo kaysa nag-ampo sa uban. Kaya kita may iso, dili mag-inato ka lang mo kung ang ato may iso na garbo, una atay garbo ito, dili na lang ito may iso. Wala itong lugar, ang atong garbo, masungay sa pinaw, na nagsagasal na gamit ang isuon, di ginanato na yung Kristo ginagamit. Pero kung ang ato may isuon na pagpakailan sa Diyos, mao'y naghatag na ito o kung ngayon na itong hibabi ang atong sungay, kung ang alam sa Pinaw, ganyan may isuon, kaya na ginagulang mo na ito. Amin ninyo may isuon, mong tatlo, yung puto kong sarili, na ako yung suon na pastor na yung suon na wapag yung muna mong sige tugal-mugal sa ako. Sige tiyaga-yaga sa ako. Subok ka isya kay ako siya titulungan may tulong sa pagdalang mga tabon. Ako lang siguro na suon itirin, katuloy yung ka. O. O niya, aking kulay siya na ako. Karong may suon, Thanksgiving na mo to direct.
main speaker si Pastor Axel Agustin. So karon kay si Pastor Axel Agustin, kailan mo kung si Pastor ini si Pastor Jonathan. So ina ko si Pastor Jonathan nga Pastor ikay magsabi school si Pastor Axel Agustin pagwali. So nangali ko si Pastor Jonathan, si Pedro siya may nagkuhan at pupunin nag-install ako as a pastor din sa kining Grace Baptist Church Mandapan. Karang ko iso, na-picture to na may nagkuhan sa nagkuhan ka nag-agos yung tulog si Pastor siya ko si si Pastor Axel Agustin o si Pastor kaningi ang Jonathan. Kung saan na mga iso, Mr. Amigo na ito, itiksa na po ba? Awa na mga hugas. Kaya nasuko man siya mga iso, okay, papahawa mo siya ni Pastor Jonathan dito sa simbahan mga iso niya kitala. Eh, grabe mo po lang yan ang pagkatampalasan. Iyan mo po itampalasan kung istorya si Pastor, kinimi ang Pastor Jonathan. Yan yung gusto nga, hindi ko mag-impresyon ni Pastor Jonathan. Karang, kinsa man ka. Ako may sakit ko mga so, hindi na ako nalila siya sa ulang pagkailan niya kaon. Napalang sa pili yung pagkatao, kasi nagbuda kayo ko, nagbuhas mo kayo daw na ano? Huwag mo kayo nalulas. Pati grabe nga yung mga iso na, bisan sa YouTube, naama na siya, grabe ginagmuti. Tingnan pa kung iso, galapan ko na kung naong, bisan kung sila yung halat sa kuwa, tingnan ko nito, pasto nito eh. Bisan kung sa Ingles mo din. Pero ang ganyan yung iso, di man gano'n na niya ngalan, dako ngalan, pero klaro ko yung isa dahil pastor is bukwan na lalapan ng naman na tangkar ng dalong gana. Grabe yung iso, niya iyan po po ano, isa kung saan iso tingin na ito. Sakit kayo kayo ito, pero wag yung manggot. Ako yung isir sa inyo. Kaya, sabi niyo yung mga gusto ano to, ang ako yung kaaway na iso o kaya, naka-ready na sa sulit yung mga. Ito ko pa naman mga pastor ni? Tumutang na ka nga pastor, baptis po to siya, baptis po. Ganyan na iso sa tanong, baptis siya isa to. Na ito na siya na iso kong si, wala na siya si Sulihan ko ba? Sa tanong baptis, puro speaking, siya ang isa to. Yung harapang na iso yung tanawa, sigurado yung nga, baptis yung panalangin, o nga, Ito ang tanawa, yun na nagpagkito ng tawag niya sa isulti ng episode, ang tinuot ko ng Kristohano, bilip ko nung mahimong katunahan. Bilip ko nung mahimong dato, pero ako sa Biblia. Nga, kasi pa basa sa unang Korinto, sa kanong Korinto, kapitulo 8, versikulo, versikulo 9. Ngayon si Kristo, anigil lang si Apostol Pablo na, ngayon si Apostol Pablo pag-istorya ng episode, nga nakita na sayo sa krasya sa ating Ginoong Hesus Kristo. Nga bisan siya dato, apa na himo siya kamos, nga aron niya pinaagi siya kakamos, kita mahimo dato. So mahimo ta mo isang naadunahan, ingon pa sa balaan ng sulatan, kano sa ano ka mahimo adunahan? Kung nakakakoon ka sa pagkinabuhi mo paobsanon. Mahal, klaro na ko na, kanyang kinaiyan kinaiya mo isang na pagkamapaobsanon, mo isang krito sa pagpusakan sa Amen. Mayong buntag. May buntag niya. Juan. Brad. Okay. So, ang mga eksulti ni Moni Juan. Sinabi niya rin na ito. Juan. Kaya mga kailan siya sa mga virgin. Okay. Amen. So, mga mga eksulti atong nakita dili nga hangtod mga eksulti nga dili kani mo kani ito atong salabutan kini atong natural sa atong pagkatao. Hindi na nila ito, mabansay na ito, pagaling mo ng Jesus sa pagkinabuhi mga kausano. Dili, yun ka makapanigurado na ang saan sa Diyos mabanta na ito. Oh, kung nga pa na ito pagkambuhi, abay mo rin yung Jesus, ginigarbo mga korna, pwede nagana kayo manifestation eh. Na igarbo mga Jesus nga, ginigarbo mga Jesus, gitawag ni Usaka, kung siya tawag ka na, kanang pinaka package, ikaw whole package na lang, Ikson, kaya nagkakaw, marapusan na nakapackage,
nga naa ni ko tanan nga kinaiya sa sunod ana nga package karon kulang ra sa nagargo wala sa package ba nga naa ni ko tanan sa sunod basta tawo na idargo delikado nga na ngano man kun ay mga tawo nga igsuon usa sa kinaiya sa tawo nga igsuon nga nagkinaboy sa kargo kana ko bisa bisun kay sensible as ya pero ko pili kinyo nga igsuon nga dato kay siya bakit pa sa ko nga igsuon nga ba hipokrito ba napoyong tao mo yung sumunang bisag na hanap niya siya ng kwarta pero papiling niya nagpipuling yung isang eh at kung sabi na sa sunod siya kinting galua oh so both side niya yung mga iksoon imang makita na ang itanaw sa Diyos kasing-kasing na to muti mo ba? Panalitan, karon ikaw naakay imo pero imang ipakita sa mga tao kinting-kinin mo pagkaluya ba? Pero bisa na ako yung nagkani mo? Kaya nang iksoon, muna ikitawag ko, usan ka sa mga kinaiya, sa mga tao mga iksoon nga, dalo, nagilong nga po na sa gano. Kaya mahaglong man siya mga iksoon po nga. Kaya bang, mahimugin siyang, kaya bang wala ikaw pa si gano ba sa ito, galingon. Nabi ikitaw mga iksoon nga, humble ng bugiro. Wala yung sinamutan na, ba yan? Dede, makita na kami ni Adiungus mga iksoon si si kanibitang naipang gali, kanag-insight pa niya sa fourth vision, so, na ay nabitay kanang hardware. Ato ko rito, ito, sir, nakalita ko, buwan sir, o, natin pa rito ba? Arang sir, uy, pastor, amen, bibigaw siya ko din, pastor. Lumiha kay Christmas, titawaran. Ito, ay, ito, bakit ba talagita sir, o, siya pastor. Kaya na siya na, analisis sa mga tao, ay mga tao sa kaya 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 siya pastor kini yung mga iskuhan ko yung pastor luha ka ba siya? Yun din siya siya, hindi na yung matawagin niyo sa tingin mo na kung hindi mo yung pastor na siya, itawag niya nga the most humblest pastor in Butuan City grabe mo, grabe dito ba na ko? The most humblest pastor in Butuan City yun, ako ko no? Nakaanay ko niya, isang tao nga pwede pagkakuhaan na. Direkit yung pastor nga nilanding sa ila. Misyonaryo ni Pastor Pink Sinano. Kita ni, yan, pagkabalo sila sa likod, ni Indonesia Pastor yata. Pastor, kini akong pastor, pinangga. Ano rin siya ba? Kung ibig siya, tapos siya. Ingon ana yung pagpapi ni sa alagan sa Ginoo. Yan naman yung vision ni sa ula, kung Faith Baptist Church. Pagka doon kayo ng iso, hinginan pag ikulit, kini akong pastor na yung pastor, ako kini pagkakatiyan. Naimod ko mga iso, nagsipamilang si istorya, ito nung pangamatiyan niya, pastor. Pagkataon-taon ng iso na, ilan ako ng mga bulan, at ako dito, ikan siya, pastor. Muta na ko niya. Di ba baptis mo yung mga pastor? Ang sabi yung pagtulunan? Kaya nang, tuto ko yung kaanak tayo sa lukre. Ngayon ko nga, ay, what's that said? Kaya nang, mamuta na ko niya mo. Nga naman, nanata na mga nag-umit ko sa tayo sa lukre. Siya ba, bayan ko pastor, gusto mo may bawa. Ngayon ko ngayon, ginara ko siya. Sir, ako sa Angkay, sa Kukuring, wala na akong ibansay. Ang akong ibansay sa among church is love offering. Kaya ang love offering, lili na siya kung pulsuri, ulot na kayo na. Kaya ako siya nga, kung saan nila sumin mo pastor, wala ka lang tungo o kayo sa Kukuring. So, ingat siya. Wala ko na itudlo, sir, pinahin ko siyang legit yung wala o panahon ni Moses. Sa panahon po na kay Abraham, gihatan na ni Abraham voluntary. Wala siya ina sa Ginoo, wala sa buwa sa Ginoo si Abraham na tagi o tayo siya na-offering si Melchizedek. Iyan ako ang kinikitawag pa o kinakaulin yun pa, hatag ko sa ako ang tayo siya na-offering ni Melchizedek. Pero sir, wala ko record sa Bible, naman ako paghatag niya, sige pa siya hatag ni Melchizedek, wala na ba yan? Siya mo, mabos na ako na ako. Niya, ikaw na sir, si Isaac o si Jacob, sir, sa Bible, sir, puto niyo na basa. Hindi ka nabasa nga si Isaac ang hapat sa itang sinukurin. Ang imo na mabasa sa Genesis chapter 24 at 28 o niya 18 to 22 nga si Jacob nagsaad nga nagtapok siya pato dito sa land of Bethel nga natulog siya dito niya ingon siya pagsulti nga Ginoo nagampo siya kung mag-awal ko sa panay sa kong amahan niya dilipin mag-awal ni Isao kaya mabalik ko diri nga maayong lawas kaya imo ko pa nilang ilan ihatag na kong tibuok na kong ikapulo
bukini kapita mahimong balay sa Dios. Ngayon ni siya, ingon si Chico, dito sa Bintil, kuya ka nung eksona, wala na record na si Chico, iyang ituman lang yan saan, wala na ituman, wala na record na ito. Naman, kaya ang Bintil, wala dito yung natukod ang temple sa Ginoon. Ang temple sa Ginoon, natukod man ng sa Jerusalem. Kuya, wakot sa iyang panahon. Kaya dito naman ang panahon natin mga eksona ni Salomon. Kaya sa mga panahon ng eksona ni Juan, ni si tawag ani sa panahon na ng Isuo ni Moses dito sa kiniyang Egypt pagawas na payong sa yuta sa Kanaan ang ilang gipuwata tulad ng tabuanan ra sa panahon ni David kasi na nahari sa Israel lalay ni hari ang tapos si David ay to kung bakit katuko ang patungkol sa temple maogi mention si Salomon anak ni David mao na nga wala kay mabasa nga ang Pesach okay nga tuman to ni Jacob dito sa kiningan sa Bintil. Mauna yung ipag-isulti sa anak si Gayan Matama. Oo, pastor. Oo, anak niya naman si Ikanang aking si Diyos. Opos, ako si Kisplinan ba? Bukay-bukay patukol. Moto nga, hindi sa, uli ang pastor sa church. Gibang sa iba lang tayo sa doktrin. Ngayon ko, ambot lang sa uban, sir. Ako nilang muntik pag-ilamot anak. Pero sa ako, sa tinanong ay bansay, kaya una rason, si Jesus o tuglo, hindi ang makustuhin si Kristo o tuglo lang pagkata sa tension hearing, ang ilang ituglo, love offering ng Diyos. Muna ka kami dito siya, love offering siya, ara rin siya. Grabe yung pastor rin, pastor? Nagkatagot ko kay Son, kaya nanutanan din siya ako, kaya nasuko na siya pastor, nagkaanak ko, asan? Pero wala ko ni Sophie sa iya, ingaw na yun siya pagsturya, grabe yung pastor rin. Nako din pastor. Kay kada Domingo pastor paningala ko kay sa Bukirin ako gyud ikon. Basig nagkalimot ni si pastor na ato patuko na kining amo ron gitiguman amo ka ako ani. Nakaalam ko sa mga galingon reason asa ra man pagiyo mo imong ingon sir nga pakamatian gyud mo yung pastor. Butun ay mo ka tumoy sa on nga ko nga dili kay pakamatian ang yang pastor ila patiyon yang pastor. Iyan ang pastor, iyan ang patio ng pastor. Pero hingin lang yung iyan nila. Muna nga, ingon-ingon rin siya nga, pastor, karoon, kuhan pastor, bilang kami musimba sa inyo simbahan, hindi ko ginawa ayaw yung tao. Ang pokus ginawa nga ayaw yung tao. Kaya wag mong kinahanglan ko ng tao na mga kuhan, kung nga ginawa ka na, kung wari man siya, kanang Diyos nagpadala. Kaya ako nagtanong yung Mexico na lang ipadala sa ginawa, hindi ko ginawa problema. So, balik ka din yung Mexico, ha? Kung saan man maigsoon ang ako karong di mga gisputan, may kalabutan maigsoon sa mga panalangin sa Ginoo na makabot na na sa kinabuhi na ito na nakaangkong kaluwasan, nakadawat sa kaluwasan, kung wala ang tigarbo. Yung ato rin maigsoon ba, na maigsoon ang mga na ito, kaya iyan ako ganunin, iyan ako ganunin palang-palahan. Kaya ang tao ko din yung mga tao, kini mo ay pastor, ako na ilan sa kukul na grabe ka makausanong. The most populist pastor in Butuan City. Kumihan na tuloy na. Kasi nakaanap sa kukulay ko ang mga mensyon. Kasi mo pagtawa ko ni Tawana sa kuwa, balon? Ngayon akong bumahan ba o buto ba? Wala ka pastor, anong bantayan na itong kukulay mo. Ituduhan ka sa Diyos na ipaubos na ito ang itong kukulay mo, hindi nasa iyo natumangan. Pero magbantay ka, hindi ka na mga iksoon, kung sa'yo buha ko sa kalimutan, iyang pagluto ni Mugarbo. Dahil kahigon ka, pagpantay mo sa mga tao, gusto kayo magdayday. Kaya ka ng mga tao, gusto na gusto kayo magdayday, di mo, maura na tawahan ang tuklo ni mo sa buntaw sa kalamutan. So kung sa'yo sa Ginoo, mga iksoon, balikan na ito, ha? Ingon pa rin yung mga iksoon, blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Ingon si Jesus. Bulahan ka mo sa diyan ang mga tao, magapanamastamas ka ninyo o magalutos ka ninyo o magasuti sa tanang matang sa kagautan tungod o kanang kanako. Kung sa isuti ng Isun sa versikulo 12, rejoice and be saved, but I'm the exceedingly glad for great is your reward in heaven. Mga Isun, samtang napatay, Diyo tayong garbo, mutuko ina sa diya panalitan ng Isun na ikaw, panamastamasan, muta na ka, pastor, huwag ka mong nagawat si Kristo, nagaangko na po sa kinabuhin ko lang sa kusag, hindi na kayo
impirmo, unsa pinakaunang trabaho nako sa akong kinabuhi, unang igsoon, sumpuan ang imong garbo. Sa'yo na kay ingon mga igsoon ang tanong garbo, sultihin lang na daw ka, di pang sumpuha. Ingon ka, ngayon, binapad lang naman nito, hanay. Urolig na ang mukiro, hanay, ikaw yun. Ang naman nito ko yung mga igsoon, sumpuha. Ang ino si Tuhana na pa. May igsoon, sultihan ka niya. Ako, sigihan ko sa'yo na kapagin sa social media. Ingon ko yung ingon ko may igsoon, pasto ng tuwa, nagkaputok lang na ako. Masukot yung mga pulang ang putot ko. Pero isang ang mga iso na natin napasalamatan sa Pinoy Lord, doon lang ito pagpapos, kaya pinokot, bisa putot ko ng tao, sa unang iso taas, ako kay Garbo. Na, magpapag gusto na dito sa iso, pinawaran gusto na din, wapag kumaluwas. Ihi tao, iyaga-iyaga ang mga iso dito pa na isang buka dito sa pa. Karoon kay, nakulang ko, nitawanan niya, niya, gaman ako. Niya kay, bayli-bayli pa sa labi. Eh, kasada yung anak ni Titus Kubos. Basagan, kung patay ni ka na ko ang tumana ka, kaya iya lang kong ibinuangan. Pag-agi ka rin na nung tulo sila ka po, pagkatungod yun ng diya ka siya, natal, apakpon pa lang kong iksuon o why bibiling na kusupa. Hapak yung iksuon, hapak yun, basta lang yung balintong na iksuon, hulog ito sa sakit. Muna, mag-iwan yun kong katong na yung istorya ng Tuhan, ang narapon ito'y agot-agot ko nung kanang limatok pa. Tinupag yun kay katong apaka patay si Yoguro si Ato, ay ito. Nabuhin niya kung tuto. Kada ko yun ako di nakagig mula pa ang isoon tungkol sa pagkayabang itong Tuhan. Mula ang isoon din ba ito nakita pa? Kung ikaw o sa katawa ka nagarbo, di layo ang isoon makapatay ng tao. Binuangan ka? Sa mga nga isang inyong buwan ang binuangan at saran ko, masukok na dyan ko. Pero karoon nga isang, ito na lang itong galing. Sige lang, sige lang ko. Kaya nga naman, ingon na pagbalat sa mga tanong isang, hulahan ka mo na ang mga tao magapanamastamas o magalutos na ninyo o magasurti sa tanang matan sa kadautan tungkol o galang ka na ko. O sa inyong sa resikulo Lucy, pagkalipay o sa pagmaya sa hilabihan, gayon, kay dako ang inyong ganti sa akin. Mga isuon, kita, sa diyang nakaangon kang kalawasan, ilawag ni Jesus Kristo, may mong puto personal na magluwas. Nagtukon na yun ka sa pagkinabuhi ka ron. Kung magkinabuhi kang dinautan, why mo hilabot din mo? Kaya naman, parihangan mo. Pero kung ikaw ang isuon, na-transform na ang inyong kinabuhi, atos din mo, kung nagsukod na ka sa pagkinabuhi ka ron, muna nga, di hindi mo mali, di na ito ika, di na ito may suti, kalikaya, nga na ay mga tao magsuti ang dalotan na kapit mo. Di mo kamalit ka pa sa kalikutan, napagutan na, pasto, nga nung itungutan ng Ginoo, nga na agay, mahilabot na ko. Ang tubag mo ito, tuyo na sa Ginoo, kaya gusto niya, magpanalanginan ka. Kaya ang panalangin, di man ako, abot, ang tubi, hindi na magkuna. Okay na, magkuna. Kanamitan ka rin si Mang Inzit at ang Domingo, nagkamagtay siya. Karon, o niya, buposin pa na nito lang kasi mag-post na siya sa Facebook. Niya, kumintuhan na, wapa kayo lagi. Ano, binuhanap ko na istorya, wapa lagi. Pero, umugod man, anak ka, ikaw Mang Inzit, hindi mo sa kuha na. Hindi ang dakuan mo, kung bumog niya yun, kung bumugot. Di ba? Kaya pag panamastamas, istuloy ang mga iksuon mo. Kaya kay hinumduman na itong iksuon, grabe yun. Grabe yun ang social media. Pero, mauna nga, ang may pasagad-sagad ng istorya na, pwede mo na yung pahilan ng kasong kwan, ganang na ang sa level, baka nang live yun ito, kung ganang intention na. Pero ganang yun, isa gawas ba? Ha? Ano si Juan? Ano pa? Kasi
Usa may reaction nimo ana. Ang imong abiyo may suon, may ngundod ka, ako nakita ba? Ingnon din na nimo may suon ng mga tao nga nagsuopin nimo kautan, ingnon nimo nga. Praise the Lord! Salamat kayo sa imong panamastamas. Kay tuhod sa imong panamastamas, makadawat yung panalangin niyo sa Ginoo. Muundang lagi na. So doon eh, kinipirmini ako yung suon, mga suon sa ulo. Ako sa tingnan. Ipaabot ako na ako lagi. Ang ako, yagi po na ko sa iso, yun ako, sa akong isa kay iso. Ginan ako siya, kapinin mo na iso, tingnan ka, nalipay ka yung gihapon ko, bisan mo si, kanang pas ka na siya, sige mo pa na mas tama sa ako. Kaya tungkol sa iyang paglutos na mo, tungkol sa iyang pinuan, tungkol sa iyang panamas tama sa amo, di pa nalangin na may maayon sa Ginoo. Nagkaroon mo iso, sa napiya istorya, ingon sa kining mga lakad sa Ginoo, ang tinukod na pag-alakad sa Diyos, magkalisod-lisod kita kay ang mga apostoli sa Diyos, nagkalisod-lisod, walay-walay. Walay niya hanapon. Karoon, bakit ka ba sa mga iksoon sa Ibruhanon? So, tinuon ka namin so, ang mga apostoli sa una, nakay balay ang mga apostoli. Ang mga Kristohanon sa una, nakay sila balay. Ang tupad wala. Wakit sila mo so, at masama ko ng iksoon ang Ibruhanon. Magkailutan ng mga sakto, no? Kaya naman ang tuon kung saan sila Biblia mga iksoon. Okay, sa Ibruhanon Kapitulo, sa Ibruhanon mga iksoon Kapitulo 11, kung imo talaw ng Ibruhanon Kapitulo 11, akin ko na nilipin, ang katong ako ang Bible ko na nilipin, na katong Bisaya pa, ko na nilipin kay, na nilipin na kung ako yung timaan na to, na huwag yung timaan. Okay, naman sa lahat ka dun na. So, muna yung ako ang buwan ng iso. Nga, Ibruhanon Kapitulo, hindi na po nalungkit din ako ang isa sa Bible. Ingon pa din yung mga iso. Ingon siya. Sa versikulo 37 ko magasugod, no? Ibruhanon Kapitulo 37. Sila gibato, sila gigabas. Aron mapikas, sila gitintal, gipamatay. Ingon din yung suwan. Sila nagalatagaw ng misulob sa mga panit, sa mga karniro. Sorry kay, hindi pa dito ngayon siyong, siyempre ko na. Ingon siya din, sila nagasuot o mga panit sa mga karniro o mga panit sa kanding. Ang nakasagawad ko, kung isakit, ipaantos. Sa kanding sa ang kalibutan, dili takos. Sila milatagaw diha sa mga disirto, o diha sa kabukiran, o diha sa mga lungid, o mga lango sa yuta. Bisikulo 39, o kiling tanan nga nakabaton, o usa ka maayo dungo, pinaagi sa pagtuo, wala makadawat sa saad. Ang Diyos nga nagatagana, o pipila ka mga labing maayo pa ng mga butang, alang ka na to. Buti pa sa kung sila nagaantos ng iksuon, alang ka na to. Nga kung nga sila kung wala kita, dili kayo mahimo nga hingpit. So sa ilang kapanahonan, mag-isulag-sulti sila kanon na firme, huwag paralangin, pero sila mismo, wak, nakatangkang. Pero kinsa man mga iksuon ang gilip, ang nalansan mo mga saat, kaya magkakuntang, baka ito ang Ginoo, nga nagsulti, hindi nga sila mismo, wakari ka nagangkang. Ingo din may iso, gini giandam, alam ka na ito, karun. Kaya naman, kita mga iksoon, nakagawas naman taas na kung kasakitan, kasi kaya kita wakog, naanamatay freedom, naanamatay, kaya kita wakog kagawasan. Magtuko ta karong simbahan, wala kay mula ko lutos na ko sila sa una. Makintaan sila mga iso, bisan na gani sa punuan sa kahoy, na magtigo mo simba. Dokdakon sila nito, gapuson sila, kunyar, kung sila sinun, kung sila boto, itong ibasa ko, gabson, batuon. Pero kita mga iso, paano pa naman sa kagawasan?
kasipagan. Buti pa sa sila di himong gasto sa ilang kapanahonan, aron ikaw ug ako karon sa pag-alagad sa Ginoo makabatunta og kagawasan. Muna nga naanatay simbahan. Sila sa unali, sila makatukutukon og simbahan. Kahit kita ang ganyan silang wisyon na magsimba, dahil diritso. Yan kita karon kaya hindi naman yung nana. Muna kang kita karon makatukod na taong building. Pwede na na itong building magsuna itong pagpapuhon. Kunya, makadaladara ng kagbiblia, magkatulang kautang, na magdalang biblia, wala mo na ito ng pulis. Sila sa una, nakakaw sila sa panahon sa kasakitan. Muna yung mga ipistuhano, nga, dagang mga matutulong sa itong kapanahonan karon na angay na itong bataya. No? Muna nga, din ay magsuna, din na ito tapuso na ito akaroon nga patuon. Unsa'y rason mga isuon nga kita giluwas sa Diyos. No? Unsa'y rason nga kita giluwas sa Ginoo dili lamang sa kalap kun dili apil usab ka mga isuon giluwas na niya gikan mga isuon sa ato mga isuon nga material nga sitwasyon sa kinabuhi. Ato mga isuon nga isputan karon kay katapusan na ni Domingo mga isuon sa 2022. Tanaw ang section ni Samuel, Kapitulo 10, Versikulo 10. The thing cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Kung sa kinoy, ang kapatan niya ni aron lamang sa pagpangawa, sa pagpatay o sa paglaglap. Ingon si Kristo, ipasabot niya na si Satanas. Ingon niya siya, I am come. Ako mihani, I have come that we might have life and that we might have it and that we might have it more abundantly. Ako mihani, aron nga kamo makabaton o ginabuhi. O sa inyong pagpakabaton niini, diha sa pagka madagayaon. Unsay may tumong sa Dios pagari sa kalibutan paglupa sa cross. Aron nga ikaw o ako, dili na impirno human sa kamatayon, naa kay eternal life dito sa langit. O kang ikanong isun, sabang lahat na din sa kalibutan, iyan na magsuon ko hapon, gikan sa kinabuhi ang isun niya na ipit sa kawalan ko. O iyan na magsuon hawason, gikan sa tuklo sa sala. Muna na ang tao na nakapos kaluwasan, iyaan ang tanang mga bisyo. Kaya ang mga bisyo, maunin mga isun ang gangan ng mulamoy sa atong pinanigamutan. Maunin ang mga properties ni Satanas, nagibutan sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. Mora ang isuon. Iyon si Kristo, ako niyani, aron lamang sa pag... Isa ang akawatan, niyani, aron lamang sa pagpangawat, sa pagpatay, o sa paglaglag. Ako niyani, aron na kamo makabaton sa kinabuhi, o sa inyong pagpakabaton niini, diha sa pagkamadagayaw. Mora ang isuon, isa pala ang kasulatan. Mora ang isuon, ato na sa pag... Ato na karoon ang isuon sa pagtapos, ha? O sa isuon, yung isuon sa... Matthew 6:23, yun si Kristo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Muna yung ingon niya, tulong ka putang, mamaya mag-sul ang pagsugod sa itong program dito sa radio station, yung sul, ito ang radio ministry. Dito po na nagpanukan sa Matthew Kapitulo 25:41, padalikos ko sa tiri. So tulong ka putang ang ato makita tiri, number one, ang sumo sa Ginoo is a simple first kingdom of God at duha mga isuon ato obligation and His righteousness. Ang ikatulo, maong gitawag o blessing and all these things shall be added unto you. So, kano sa aming mga isuon eh, nga ang panalangin sa Ginoo ang added ba manong maabot sa ato mga kinabuhi. Sa panahon, nakagatulta mga isuon sa pagpapos sa ato kumulingan. Nakalap. So, para tayo oras mason atuta sa pag-apo sa pagtapos sa mga butang na atong nahisgutan nga ron, no? Ang atong mga isuon nga pagtulunan, nagpanukan ta dito sa Roma Kapitulo 12:1-2 o Kulosas 2:6-7 o ganong isuon, ganita may tapos ato ang ganong pag-isgut sa Matthew Kapitulo 6:33. Pag-apo ta, Lord, ako na nangyong kanimong Ginoo, nangyong mga puno, imo Ginoo itanong, tabangin ni Ginoo sa pagtanong niini sa anong kasing-kasing. Nga kami Ginoo, tinuod yun yung Kristuhano, nga kami Ginoo, tinuod yung mga anak nimo, nga kami Ginoo, tinuod yun na misunod kanimo, o nga kami Ginoo, hindi magpaling-paling sa anong pagsalig o pagtuog.
Ini nga kalibutan na magibuyan, nagsiwat naging Ginoo ang tanang mga pagpahisalaan, nagibuhat Ginoo sa Diyos ini nga kalibutan. Apan ikaw Ginoo ang among kauban, ikaw ang among suga o kahayag sa among hanalan, malupoy ka kanang o Ginoo sa among pagsunod o Ginoo dinito in 2023. Ako pangampu amahan sa kanunay o dahil kami anan di mong agapon, tunduhan kami ni mong Ginoo sa amay na mong pagkabuhaton. Huwag imo kami Ginoo Diyos na upuan sa iyong panalangin araw kami Ginoo makapadayon na madaogon sa tanang puno sa pagtuo nga di Ginoo Diyos niya mong ikatakbo sa tanang hulat kami sa pagbalik ni mo. Panalangin ni Ginoo ang among mga kaisunan, tanang mga Kristuhan ng hindi agar ang ini, nagkapatalin mo kani mo o Diyos, panalangin ni mo tabangin ang tama o Ginoo. Kini ka na lang ang pintuti at isali na nakunin mo sa nalang Kristus sa mong naluluwas o Diyos. Amen. Amen.